Sa isang lugar sa Muntinlupa na kung tawagin ay Ilaya, nagkaharap ang mga pulis na nagsagawa ng offline galugad at ang subject ng police operation. Lumaban at nakipagputukan umano ang mga suspect. Naaresto ang isang Rodolfo Marquez habang napatay ang suspect na si Abraham Maruhom. Nasugatan naman ng precinct commander na si Senior Inspector Peter Aquino. Kilalang bagsakan daw ng Shabu ang lugar. Pinag-aaralan ngayon ng Muntinlupa PNP kung may kinalaman ng grupong naka-inkwentro nila sa naiwang 15 milyong pisong halaga ng shabu na nasa backpack sa isang fast food chain sa Alabang Zabote Road kahapon. Ang lumalabas dito, yung courier, doon iniwan sa isang fast food restaurant at merong pag-pick up. Yun ang lumalabas, kaya yung mga suspect na nakuha na natin doon sa CCTV na yon, issue ng subject ng follow-up investigation natin. Base sa salaysay na naka-duting security guard, isang babae ang may dala ng backpack. Umorder daw ng pagkain ng babae bago naupo. Nang makahanap ng pwesto, saka naman biglang umalis ang babae na sadyang iniwan ang dalang backpack. Ilang sandali lang ang lumipas, isang lalaki ang pumasok sa kainan para kunin sana ang bag, pero dito na siya sinita. Ang buong akala niya is suspect sa salisiyon. Pero sa aming assessment at based doon sa aming report, that was a legitimate drug transaction. Sa ngayon, may lead na raw ang pulisya sa mga taong nakuna ng CCTV. Sabay-sabay naman ang operasyon kontra droga sa tatlong barangay sa Quezon City. Sa barangay North Fairview, umalingawaw ang mga putok ng baril sa target na bahay. Oh! Oh, police ha! Police! Police! Walong lalaki ang naaktuhan pang gumagamit ng shabu. Kabilang sa kanila ang tulak umanong kinilala lang sa pangalang Elmer. Na-recover ang nasa 35,000 pesos na halaga ng iniinalang shabu at mga drug paraphernalia. Pinuntahan din ng mga pulis ang ilog sa likod ng bahay kung saan daw galing ang putok ng baril. Meron pong gator yung mga may-ari ng drug den, nagbimaintain. Nagbigay po ng warning shot sa mga tao sa loob, pero naagapan po ng mga operatiba natin at nahuli po yung walong suspects. Kasabay nito ang pagsalakay rin sa madilim na lugar sa Pook Malinis, Barangay Butukan. Dahil sa pagkabigla, hindi na nagawang makatakas ng anim umanong parokyano ng drug den, kabilang ang isang babae. Tama! Siyamdaput walong sarsyen ang iniinalang shabu, ang nasamsam sa operasyon, kabilang ang ilang pang drug paraphernalia. Mga kabataan, tricycle driver, may mga sumbong na ganun eh. Mm-hmm. Mga involved dito, lalo yung mga panggabi duty. Mm-hmm. Talagang gumagamit ng mga ito, pinagbabawal na gamot. Kabaliktara naman ng signage na ito sa Barangay Malaya ang kalakaran sa loob ng compound. Lima ang hinuli, kabilang ang mga tinaguri ang notorious drug pushers na Roque Brothers. Isang text message from concerned citizen na kung saan itong lugar sa Malumanay Street, Barangay Malaya ay pugad ng dalawang notorious na drug pusher na tinatawag na Roque Brothers. Nung nag-bypass daw, may nabili sa inyo? Hindi po kami yun, sir. Sino? Iwan ko po, sir. Saan kayo nakuha ng shabu? Kahit matahimik po. Matahimik? Kanino? Kemel po. Nakuha ang nasa 30 grams ng iniinalang shabu, mga drug paraphernalia at buy bust money. Sa kabuuan, 15 ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon. Inihahanda na ang kaso laban sa kanila sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Emil Sumangil, GMA News.